Marahil ay nagtataka kayo kung bakit mas pinili kong bumalik sa aking tahanan. Huwag niyo sanang mamasamain, pero naparito kong muli upang gabayan ang inyong anak. Itong tinadhana ng panahon para sa kanya. Maring ito ay kakasama ng inyong mga damdamin, pero wala tayong magagawa. Lahat ng bawat isa sa atin dito ay may kanya-kanyang parte sa mundo. At ang parteng ito ay para sa anak ninyo. Hayaan nating si Chris ang mamili sa kanyang nais. Maaring nakikita nyo na kung ano ang sagot nito sa aking katanungan. Wika ni Lolo Mac. Nang marinig ito ng mga magulang ni Chris, ay siya namang pagngisi nito. Animoy walang pagtututol ang mababakas sa kanilang mga pagmumuka. Sino ba naman kami para tutulan ng anak namin sa kanyang nais, Lolo Mac? Matagal na naming napapansin ang kanyang kakaibang kinikilos. Magmula nung nawala ka dito, panaybalik nito sa inyong tahanan. Naway, gabayan mo ng husto ang aming anak, Lolo Mac, upang lumaki itong kagalang-galang at merong takot sa Panginoon. Sagot naman ng ama ni Chris. Nang marinig ito ni Chris ay labis-labis ang kanyang tuwa dahil sa salitang binitawan ng kanyang ama. Animoy nanalo ito sa isang kompetisyon dahil sa ginagawa nitong pagsisigaw. Si Lolo Mac naman noong mga oras na yon ay nananatili lamang na nakangiti habang nagmamasid sa binatilyo. Lumipas pa ang ilang oras at napagdesisyonan na ng magulang ni Chris na umuwi na muna sa kanilang tahanan. Si Chris naman ay piniling manatili sa tahanan ni Lolo Mac upang makinig sa ikukwento nitong karanasan. Ayon kay Lolo Mac, na noong mga panahong naroon pa sila sa ikatlong dimensyon, ay napakaraming mga nangyari. Umabot na sa puntong nasukol na sila ng mga labdog dahil sa dami ng mga ito. Wala nang nagawa ang kanilang punong tagapamahala kung hindi ang tawagin ang ikalawang anyo ng kanyang dimen-dimen. At yon ay ang kaanyuan ng isang perpektong tao. Meron itong apat na kamay na merong dalang espada, panangga, palasot, pana. Nakasuot din yon ng baluting nagliliwanag at sayang gawa sa ginto. Chris Iho, magmula nung umalis ka sa aming lugar, ay siya namang pagsugod ng mga labdog. Mabuti na lang talaga at nakaalis ka ng maaga, Chris, dahil baka ikapahamak mo pa ang pananatili sa lugar na aming binabantayan. Maraming nangyari, Chris, dahil sa ginawang kapangahasan ng mga labdog. Yun nga lang, hindi nila kami kakayanin kahit ano pa ang kanilang gawin. May mga labdog na nakatakas sa bundok ng Baloy at matagumpay na nakalabas sa aming lagusang daanan. Maaring magdulot ng hindi kaaya-ayang pangyayari ang mga labdog na nakarating sa ating lupain. Ito din ang dahilan, Chris, kung bakit sinabi ko sa iyong isang taon na ang lumipas at babalik ako sa aking tahanan. Hindi dahil ang makapiling ka, kung hindi ang labanan nating dalawa sa mga labdog. Ito ang tandaan mo, Iho, at ito ang nakita ko sa iyong hinaharap magmula nung una tayong nagkakilala. Wika ni Lolo Mac. Dagdag pa ni Lolo Mac na habang abala ang mga diwatang kanilang kasangga sa labanan, ay siya namang pagtungo ng lahat ng ermetanyong naroon sa kinaroroonan ng dambuhalang nilalang na kumokontrol sa labdog. Nadatna nila ang dambuhalang nilalang na kumakain ng likidong apoy sa bukana ng bulkan at kasabay ng pagkain ito
ay ang paglabasa ng mga anino ng mga labdog. Sa bawat pagkain ng halimaw na iyon ng apoy, ay mas pinapalakas palalo nito ang mga labdog na lumalabas sa kanyang katawan. Nakakaya na din itong maglikha ng mga labdog na doble ang dami kesa sa unang inilalabas nito. Sa pamamagitan ng likidong apoy ng baloy, ay nakakaya na nitong gawing mas malakas ang mga labdog kahit nasa mahinang estado pa lamang ito. Nagkakaroon ng mga umaapoy na kabayong sasakyan ang mga anino ng labdog na siyang labis na nagpapahirap sa laban ng kinasangkutan ni Lolo Mac. Nang dumating sa puntong wala na silang pagpipilian, gumawa sila ng ritual na siyang tumawag sa isang sugo ng Panginoon. Nasa kaanyuan ito ng apoy na hugis tao na halos umabot na sa ulap ang taas nito. Meron itong hawak na nagliliyab na espada at meron itong nagliliyab na mga pakpak. Paglitaw ng nilalang na yon, ay siya namang pagkawala ng mga labdog na nagpupumilit na tumakas sa mundong yon. Sa bawat pagkumpas ng espada ng tinawag nila Lolo Mac, ay siya namang pagkasunog ng lahat ng punong dinaraanan nito. Maging ang nilalang na kumakain ng apoy, ay nagpupumilit na tumakas dahil sa panganib na naaamoy nito. Ilang minuto lang namang nagpakita ang nilalang na yon at tuluyan din itong naglaho. Yun lang kasi ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan sa pagtawag ng ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa ni Lolo Mac na lahat ng parte ng katawan ng sugo ng Panginoong kanilang tinawag ay tinutubuan ng nagliliyab na mga pakpak. Sa kabilang dako naman, ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban ang mga diwatang kasangga ng mga ermetanyo. Kahit napapalibutan na ang mga ito ng mga labdog, ay hindi pa rin ito natitinag. Ang ahas na kasangga ni Lolo Mac ay patuloy pa rin ang pagbigay ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Lumipas lamang ang ilang oras at nakapaghatid na rin ng tulong sila Lolo Mac na siyang naging dahilan ng kanilang pagkapanalo sa laban. Matapos makapagkwento ng matanda, ay halos hindi mapakurap ng mata ang binatilyo. Ilang minuto ding naglakbay ang wisyo nito dahil sa mga ikinuwento sa kanya ni Lolo Mac. Lolo Mac, paano niyo ho nagagawang makita ang aking hinaharap? Nagtatakang tanong nito. Isa yan sa abilidad na aming pinagsaluhan ng diwatang aking kaibigan. Alam mo kasi, Chris, ang ahas na aking alaga ay merong kakayahang tumagos sa bawat oras at panahon ng mundong ito. Kaya ko ding maglakbay patungo sa hinaharap iho kung nanaisin ko. Sagot naman ni Lolo Mac. Chris, alam kong nagsasanay ka para sa pagdating ng araw na ito. Matanong kita, ano ang nais mo? Sabihin mo lang at nandito kung gagabay sa'yo. Dagdag pa ni Lolo Mac. Nais ko hong maging kagaya ninyo, Lolo Mac. Nais kong maging isang dalubhasang ermitanyo na nakikipaglaban para sa ikabubuti ng mundo. Sagot naman ni Chris. Ang pagiging ermitanyo, Chris, ay hindi basta-bastang gawain. Kung nais mong kagaya namin, ay dapat mong isakripisyo ang iba mo pang nais sa mundong ito. Sa oras na maging isang ganap kang ermitanyo, ay kailangang wala ka nang nanaising ibang trabaho sa mundong ito hanggang kamatayan. Ang pagtalikod sa gawain ay magdudulot ng hindi kaaya-ayang resulta. Bibigyan pa kita ng isang buwan upang makapag-isip ka ng mabuti.
sa loob ng buwang yan ay wala akong ituturo sa iyong aral. Mamuhay ka na muna ng normal at sulitin mo ang panahong hindi ka pa kaisa sa amin. Pwede ka din namang dumalaw dito, pero hindi mo na kita sasanayin. Sagot naman ni Lolo Mac. Nang marinig ito ni Chris ay labis na lamang ang tuwa nito sa kanyang sarili. Alam kasi ni Chris na ito ang unang pagsubok na iniatas sa kanya ni Lolo Mac. Lumipas pa ang ilang oras at nagpaalam na si Chris kay Lolo Mac. Habang siya ay naglalakad pabalik sa kanilang tahanan, ay hindi maipinta sa kanyang mukha ang labis-labis na kasiyahan. Lumipas ang ilang linggo at naging maayos naman ang ibinigay na pagsubok ni Lolo Mac. Pagsapit ng huling araw ng buwan, ay siya namang pagtungo ni Chris sa tahanan ni Lolo Mac. Nais niyang kumustahin ang matanda dahil sa tatlong araw din siyang hindi nakabisita sa bahay nito. Pagdating ni Chris sa bakuran ni Lolo Mac, ay nadatnan niya itong nagbibiyak ng mga kahoy, gamit-gamit lamang ang kamay nito. Oh Chris, mabuti naman at napadalaw ka. Handa ka na ba sa ating pagsasanay? Bungad na tanong ni Lolo Mac. Oho Lolo Mac, sa isang buwang aking pag-iisip, nakapagpasya na akong maging isang ermetanyo. Magmula nang nakilala kita at nalaman kong hiwaga ng mundo, ay ito na talaga ang nag-iisang pangarap ko. Lolo Mac, handa na po ako sa ating gagawing pagsasanay. Sagot naman ni Chris. Oh, siya. Dahil sa makulimlim ngayong mga oras na ito, ay manonood muna tayo ng mga higanteng nagpapanday ng mga armas sa kalangitan. Dapat mo itong masilayan kung nais mong makapasa sa unang pagsubok. Ang kakayahang makakita ng mahihiwagang bagay ay isang napaka-importanteng parte para sa mga ermetanyong kagaya natin. Sagot naman ni Lolo Mac. Matapos nilang makapag-usap, ay agad din namang tumungo sila Lolo Mac sa isang burol na malapit sa kanilang tahanan. Napakadilim ng paligid noong mga oras na yon dahil sa kapal ng ulap na nasa kalangitan. Meron na din silang nakikitang panakanakang kulog at kidlat. Habang sila ay naglalakad patungo sa tuktok ng burol, pansin ni Chris ang napakalamig na simoy ng hangin. Lolo Mac, hindi ba natin ito ipagpapaliban? Ramdam ko ang maladalubyong ulan na paparating. Wika ni Chris. Huwag kang mag-alala, Chris. Tayong mga ermetanyo ay ginagabayan ng mga diwatang nangangalaga sa kalikasan. Ang inang kalikasan na siyang makapangyarihan sa mundong ito ay kaisa natin. Ang malakas mong pananalig, Chris, ay siyang magpoprotekta sa iyo sa kahit anumang dilubyo ang kahaharapin mo. Sagot naman ni Lolo Mac. Nang marating nila ang tuktok ng burol, ay pinili na muna nila Lolo Mac na maupo at magmasid sa kalangitan. Habang sila ay nakaupo, panay ang usap nila tungkol sa bagay na nais nilang masilayan. Buksan mo ang iyong isipan, iho. Huwag mong ikulong ang iyong wisyo sa iyong sarili. Hayaan mo itong maglakbay upang makita ang itinatagong katotohanan ng mundo. Isipin mong walang imposible sa iyo dahil isa ka sa mga lalang ng Panginoon. Manalig ka, Chris, at doon mo masisilayan ang rason kung bakit tayo napadapo sa lugar na ito. Bulong ni Lolo Mac. Habang pinapangaralan ni Lolo Mac si Chris, ay mas pinili nitong pumikit at hayaang maglakbay ang kanyang wisyo. Inisip niya ang lahat ng kanyang nais makita
sa mundong ating kinagagalawan. Manalangin ka, Chris. Dahil yan ang susi upang mabuksan mo ang iyong kakayahang makasilay ng mga bagay na hindi nakikita sa mundong ito. Gabayan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Wika ni Lolo Mac. Ilang minuto pa ang lumipas at doon na nag-umpisa ang pagbugso ng isang napakalakas na ulan. Sinasabayan na din ito ng malakas na hangin at malalakas na pagkulog at kidlat. Kahit ramdam na ni Chris ang sobrang lamig sa kanyang katawan, ay pinili niya pa ding manatili sa kanyang kinaroroonan. Hanggang sa biglang nagwika si Lolo Macnang. Apo, imulat mo na ang iyong mga mata. Pagkarinig nito ni Chris, ay agad niya namang iminulat ang kanyang mga mata. Kasabay ng pagmulat ni Chris ay ang pagsipat niya sa dalawang malalaking nilalang na nasa ulap. Meron itong daladalang malalaking maso at isang tipak ng ginto. Matapos yan ay biglang tinawag ni Lolo Mac ang kanyang alagang ahas at nagwika ng, "Sumakay ka, Chris! Ipapakita ko sa iyo nang malapitan ang mga nilalang na pumapanday ng mga armas ng kalangitan." Dahil sa mga sinabi ni Lolo Mac, ay halos hindi na alam ni Chris kung totoo pa ba ang kanyang mga nasilayan. Habang iniaabot ni Lolo Mac ang kanyang mga kamay, ay pansin ni Chris ang pagliwanag ng mga mata nito. Ayon kay Chris, na noong mga panahong gawin nila ang bagay na ito, ay halos wala ka nang makitang bagay sa paligid dahil sa kapal ng ulan. Maging ang sinasakyang ahas ni Lolo Mac ay hindi na gaanong nasisipat ni Chris dahil sa pagbalot ng kadiliman. Nang makasakay na siya sa ahas, ay ramdam na ramdam ni Chris ang napakakapal nitong kaliskis. Habang sila ay naglalakbay patungo sa itaas ng kalangitan, ay siya namang pagtigas ng katawan ng binatilyo. Nang masipat ito ni Lolo Mac ay agad niya naman itong nilapitan at dinampian ng kanyang palad. Pag-alis ng palad ni Lolo Mac ay laking gulat na lamang ni Chris nang mawala ang lamig ng kanyang katawan. Pagtapos nila sa napakakapal na ulap, ay doon bumungad sa kanya ang napakaliwanag na sikat ng araw. Sa kabila ng dilubyong ating kinaharap, ay merong naghihintay na liwanag. Palagi mong pakatatandaan, Chris, na walang ulan ang tumatagal ng magpakailanman. Huwag mo itong kalilimutan, dahil ito ang pinakaimportanteng aral ng isang ermitanyo. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang ibinahagi ko sa iyo. Wika ni Lolo Mac. Habang sila ay nananatili sa ulap, ay kitang-kita ni Chris ang napakadilim na kalangitan na kinatatayuan ng dalawang higante. Di sila pinapansin ng mga higanteng yun dahil sa abalang-abala ang mga ito sa kanilang pagpapanday. Sa bawat pagtama ng napakalaking maso sa tipak ng gintong hawak nito, ay nagkakaroon ito ng napakalakas na kidlat na siya ring naririnig natin sa aktwal na mundo. Ayon kay Lolo Mac, na ang dalawang higanteng kanilang nasilayan ay ang tunay na lumilikha ng mga pagdagungdong ng kalangitan. Matapos nilang masilayan ang lahat ng iyon, ay pinili na lang nilang bumalik sa burol. Habang sila ay nakaupo sa burol na yon, ay siya namang pagmulat ng ikalawang wisyo ni Chris. Doon na niya nasilayan ang mga nilalang na nagliliparan sa kanilang paligid. Chris, masaya ako at merong kang natutunan sa pagsasanay na ito.
wika ni Maria paglitaw nito sa harapan ni Chris. Matapos ang mga ganap na yon, pinili na nila Lolo Mac na bumalik ng kanilang tahanan. Napansin kasi ng matanda ang pag-iba ng kulay ng mga labi ni Chris. Nang makabalik na sila sa tahanan ni Lolo Mac, ay agad din naman itong pinagbihis ang binatilyo. Nang makapagpalit na sila ng kanilang kasuotan, ay pinili na muna nila Lolo Mac ang magkape habang nanonood sa ulan. Kahit si Chris ay nanginginig na dahil sa sobrang lamig, ay pinili niya pa rin sabayan ang matanda sa nais nito. Pagtila ng ulan, ay siya namang pagbalik ni Chris sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay nadatnan niya ang kanyang mga magulang na kumakain. Chris, kumain ka na. Paborito mo to, minatamis na saging. Anyaya ng kanyang ama. Agad namang kumuha ng plato si Chris upang kumain. Matapos nilang kumain ay balik trabaho naman ang mag-ama sa kanilang bahay. Si Chris ang inatasang mag-igib ng tubig sa bayan. Habang siya ay nag-iigib ay napansin ni Chris ang lalaking bumibili sa kanila ng mga isda. Napakasama ng titig nito sa kanya na para bang meron siyang nagawang masama dito. Pansin din ni Chris ang panginginig ng mga kamay ng lalaking yon na para bang may sakit ito. Habang siya ay umiigib, pinili na lang muna niyang magpatay mali siya sa kanyang mga nasaksihan. Napakarami kasing taong kasama ni Chris doon, kaya mas pinili niyang umiwas na lamang sa gulo. Lumipas ang ilang minuto at bigla itong lumapit sa kanya at pilit siya nitong tinitingnan sa mata. Dahil sa ginawa ng lalaking yon, ay wala nang nagawa si Chris kung hindi ang tanungin ito. May kailangan ho ba kayo? Wala akong dalang isda dito. Galit na wika ni Chris. Bakit? Masama bang lumapit sa'yo? Namumuro ka na sa akin, bata. Baka nakakalimutan mo ang atraso mo. Galit na sagot nito. Dahil sa medyo malakas nitong pananalita, ay napukaw nito ang atensyon ng ibang taong naroon. Di na umimik si Chris noong mga oras na yon, dahil sa nakatatanda ito sa kanya. Agad din naman siyang umiwas sa gulo at mas minabuting umuwi na muna upang ipagsabi ang mga nangyari. Okay, yung Lolo Mac 10 siguro bukas na lang ng umaga. Kasi kapag mga ganitong oras, masarap makinig ng mga kwentong aswang-aswang eh. Kapag nakaabot tayo ng 1K likes, maglalapag ako ng aswang stories na dalawa. Bale, apat yon, tag isang video tas 2 stories each. So, pa-share naman oh. Paabuti natin to ng 1K likes kahit mga 200 comments. Yun lang. Maraming salamat sa inyo.